Humupa na ang baha sa isang subdivision sa Batangas City na umabot ng lagpas tao ang taas. Mumara kasi sa drainage ang mga punong pinatumba noon pa ng Bagyong Quinta. Sa paglikas sa mga residente, dagdag sa hamon ang pag-iwas sa COVID-19. Narito ang report ni Mariz Umali. Sa kasagsaga ng malakas na ulan at hangin dito sa Batangas City dahil sa pananalasa ng Bagyong Rolly, biglang tumaas ang tubig dito sa GSIS Tierra Verde Subdivision bandang alas 6 kagabi. Ang baha umabot daw hanggang dibdib pero kalaunan hanggang lagpas tao pa. Kaya mga residente napilitang umakyat sa mas mataas na bahagi ng bahay. Laking gulat daw ng mga nakausap kong residente ang pagtaas ng baha dahil ngayon lang nangyari ito sa kanila. Ako ay 12 years na nandito po, ngayon lang po ito nangyari. Tapos yung mother ko, kaya hindi ako nakaalis agad. Hindi kaya na yung tubig kasi masyado nang mataas, hanggang dito na sa akin. Hindi naman kaya lumangoy ng mother ko. Ang ginang na ito naging emosyonal pa nang makalabas sa subdivision at makapiling muli ang mga kaanak. Wala naman tigil sa kahahalik sa apo ang lolong ito na wala raw sa kanilang tahanan nang mangyari ang biglang pagtaas ng baha. Ang bawat residenteng nasasagip at nakalalabas tila tuliru pa sa nangyari. Nakakailangan ng tulong? Marami pa po? Mantayin. Around mga 7, no, mga 6 to 7, may tumawag sa amin nga at sabi, tumaas ng tubig dito sa Tierra Verde. Umaabot na nga na hanggang dibdib. So agad nga na nagpunta kami at may mga ilan na lumilikas but yung iba ay takot lumabas gawa sa lakas ng current. Pinasok na namin yung lugar at dahan-dahan namin in-extract yung mga tao. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa taas ng baha at dami ng kailangan sagipin. May sasakyan ding bubong na lang ang kita. Mapabata at matatanda, pati may sakit na i-rescue ng pinagsamang puwersa ng PNP, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross at CDRRMO. Bukod pa rito ang mga alagang hayop. More than 70 plus po yung mga individuals, bata, matanda. There was even a paralyzed person na na-recover po natin. Most of them po nasa roof. Ang inuna po namin yung mga nasa yung sa mabababa na na bahay, yung walang second floor. Dagdag hamon daw ang pag-rescue sa dalawang positibo sa COVID-19. Maraming challenges doon sa ating ginawang rescue operation to be considered itong ating pinagdadaanan, itong COVID. As a matter of fact, itong ating health officer ay in-inform naman kaagad po tayo na meron tayong kailangang ingatan na pasyente dito sa loob at na-manage naman po natin ng maayos. Ang isa naman ay minabuting manatili na lang sa bahay. Ang itinuturong sanhi, ang paghambalang ng mga natumbang puno noong pananalasa ng nakaraang Bagyong Quinta sa drainage ng subdivision, kaya walang madaluyan ng tubig. Buti na lang at wala namang naiulat na nalunod. Pagkasagip sa lahat ng residente, tinanggal na ng backhoe ang mga debris, partikular ang mga humambalang ng mga puno rito sa drainage ng GSIS Tierra Verde na naging sanhi ng bigla ang pagtaas daw ng tubig at naging dahilan para matrap ang mga residente sa loob ng kanilang subdivision. Mariz Umali, GMA News.